Sa iyo, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord God, for everything that you have done to our lives, so Panginoon, Lord God. Help us, Lord God, to fix our eyes only to you, Lord Jesus. Sa iyo ang lahat ng papuri, o Panginoon, Lord God, maraming salamat po. Tinataas namin ang lahat ng papuri sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Good morning, everyone. Good morning, Radiance of Christ Ministries. Maraming salamat sa time mo, kapatid, to join us for our prayer works this Saturday, September 10, 2022. Our theme for September is overcoming different types of temptations in life. And our topic for this Saturday is false security of idols. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang words that in this life there will be troubles, but take heart, I have overcome the world. Meaning to say, part of life po yung mga temptation. It's one of the troubles that we as human beings ay maaari nating madaanan. Pero meron po ang pangako ang Panginoon na ma-overcome po natin ito. Temptations are part of life, but in 1 Corinthians chapter 10, verse 13, nakalagay po dito that no temptation has seized you or has overtaken you except what is common to man. And God, our God, is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Napakaganda po, di ba? Na kahit na merong temptation, meron na pong ginawa ang Panginoon na kaya natin siyang ma-overcome because He provides a way out of it. For our topic that is false security of idols, pakita natin na idols can be a form wherein we find security in them. So what is security? It's a state of being safe and secure. The feeling of comfort or because of someone or something that we trust. It's like a shield. It gives you worry-free. So tayo bilang human being, gusto natin ng ganun. Gusto natin secure tayo. Gusto natin komportable tayo. Why false? Because our true security is only in the Lord. So this morning, bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa iyo. Dahil napakabuti mo, God. Hindi mo po kami, Panginoon, pinapabayaan, Lord. God, alam na alam mo yung mga pinagdadaanan namin at dadaanan pa namin, Panginoon. And Lord, as we study your word this morning, we pray for your Holy Spirit. Come, Holy Spirit, and teach us. Be our guide. Be our teacher. Tulungan mo kami na ma-expose ngayon ang tungkol sa temptation ng false security of idols, O God, at tunay, Panginoon, makita namin, O God, na sa aming paglapit sa iyo, naroroon, Panginoon, Lord, ang pag-provide mo ng way out for it, O God. And truly, Lord, your love, O God, will always cover us. We thank you. We give you praise and honor. In Jesus' name we pray. Praise the Lord. So, have you experienced na marattle or mag-worry because of short ka ng budget or wala na sa pwesto yung kamag-anak mo na laging nagpapahiram sa'yo pag may problema ka? So, parang yun yung security mo or yung lola mo na mayaman or yung pagka meron kang problema, napapagalitan ka ng parents mo, laging siya yung pinupuntahan mo pero nawala na siya, no? Wala na yung nagpapautang sa'yo na parang ano ka, sunod-sunuran ka dun sa tao na nagbibigay sa'yo ng quote-unquote is blessing, di ba? Parang siya yung tao na lagi mong pinupuntahan. Okay? So, it can also be your status in life that can tend to be our security. Or we put our hopes around them. It dictates how we move. It dictates how we live this life, no? Hindi na natin inilalaban yung alam natin na para sa Panginoon. Kasi meron na tayong sense of security in those things or in those people. But we cannot go with the flow dahil takot na tayo na mawala yung position na yon, yung comfortable position na yon. So, but the Lord wants us to live by faith. Gusto ng Diyos na tayo ay nabubuhay ng may pananampalataya. Ayaw mo minsan na mawala ka dun sa state of being comfortable or being secure. So, takot ka na malaman sa work mo na
ay, ito palang taong to, ano, nagpe-pray, akala namin, lakas-lakas, diba? So, you tend to have that type of shield na pinapakita mo yung sarili mo na strong on your own. No? You do not want people to know na meron pa palang mas malaki than you. That's your security because you project yourself someone who's strong, no? Parang tingin mo the prayer is just for, let's say you're a guy, no? Parang pinapakita mo na ang prayer lang ay para sa mga babae. Parang ayaw mong makita nila na ito palang taong ito ay marunong mag-pray, di ba? So, may temptation tayo sometimes to work out on things on our own because you have arrived at a certain position in life na nakikita ng tao na kaya mo eh. Marunong ka, magaling ka sa bagay na yan, meron kang expertise. So, kaya mo na yung daily life na pwedeng maliit lang yung portion ng Lord sa'yo. You are healthy, you've gone to places, you can solve problems. So, parang ano, big time ka. Parang hindi mo kailangan ng ano ng mas malaking ano backup. But then when we find security in those things, we're tempted to put them first over the Lord, who is our true security. Sometimes our security can come out in certain things like money or people like your spouse, your children. As I've mentioned kanina, yun nga, meron kang kamag-anak na, kunyari, mataas ang position sa government. Parang yun yung nagiging shield mo, yung backup. Meron kang padrino or merong remittances na dumadating sa'yo from America. So alam naman natin, mataas na yung exchange rate doon, di ba? So parang yun yung, secure, yun yung tendency natin na parang yun yung magiging security mo, no? So, sa Canada, there are a lot of people who are applied to migrate in that country dahil nga nakikita nila dun yung lugar kung saan yun yung magbibigay ng bright future. There's nothing wrong about it, but we have to think na ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng plan niya kung saan po tayo niya pagpapalain. No? The God of America is also the God of the Philippines. Amen po ba doon? So, there's nothing wrong with that, but let's check our hearts on it. No? So, sa UK, meron kang anak na nasa UK, nagpapadala ng pounds, ang laki ng exchange rate, so pwedeng yan yung security mo. Or in Australia, or in Singapore, na ang tingin natin, hindi sila katulad ng mga Pilipino, napaka-disciplined nila, so bow na bow ka doon, no? Parang ayan, parang hindi ako pang ano, pang Pilipinas, pang ibang level ako, no? Mas okay dito sa lugar na to. But let us always understand na ang Panginoon po, siya po yung meron pong magandang plano para sa atin. We just have to get closer to God and really listen kung ano po yung plano ng Panginoon sa atin so that we will not have that tendency to put our security in those things or on those places. Sabi po sa Biblia, do not cast yourself for yourself an idol. Pero we can be tempted to create them in our hearts and in our minds. We bow to it, we follow it. We have the tendency, we can be tempted na kahit nagbabasa ka na ng Biblia, pero mamaya browse ka ng browse sa ano mo, sa computer mo, no? Check ng check kung ano ba talaga yung plano. Plano, hindi plano ng Diyos, kung ano yung plano mo, ano yung plano nyo. Yun yung nauuna. But we have to seek the Lord kung ano talaga yung plano niya para sa atin. We forget that ito ang Biblia at ang tuhod natin, ang ating lakas sa matinding hamon ng buhay. So, maraming temptation, maraming problems, but then we have a God who is able to give us the right plan and the right steps. Sabi po sa Bible, the Lord will direct the steps of the righteous. Kasi pwedeng kapag umangat ka na, iniligtas ka ng Diyos sa anumang disaster or your family, nagkaroon ng problems, and then you are able to overcome it, inayos ng Diyos yung relationships,
Those were the times na napaka-close natin sa Panginoon eh. And God allows it. Gusto ng Diyos yan. Para nang sa ganun, eh, makita natin on ourselves kung ano yung ating kakayanan para mas lalo po tayong mapalapit sa Diyos. Kasi mas lalo nating nalalaman kung ano nga ba yung the inside of us, kung gaano tayo ka-strong in the Lord kapag dumating po yung mga matitinding problema po sa atin sa buhay. Pero sometimes, kapag na-overcome mo na yun, there's the tendency again na ma-relax. And kapatid, hindi lamang tayo yung nakakaranas na to. Even the Israelites in the Old Testament, naranasan nila to nung niligtas sila ng Panginoon from the Egyptians. Grabe, no? Niligtas na sila, pero when they were able to experience the blessings of the Lord, eto na naman, ayan na naman yung kanilang pagtingin at pag-create ng idols. So, wag po nating ipahinga sa idols, sa ang security natin sa gantong mga bagay, kundi let us learn to live by faith and faith alone. The temptation to put a false security to these idols are just around the corner unless we recognize them and keep ourselves from that tendency. No? So what is the key to that? It is a surrendered life to the Lord. What should be done? Let's go to our verses this morning. If you have your Bibles, please open it with me in Hebrews chapter 10, verses 22 to 24. That's our first point. Let us draw near to God. Okay? Let us draw near to God with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Dati, grabe ka mag-pray. Nung may matindi kang sitwasyon sa pamilya, nung na-corner ka ng problema, tapos wala ka nang mapuntahan. Nung nag-start ng pandemic, we realized that we cannot hold on to material things, di ba? Are you with me? Di ba? Nung nag-pandemic, parang biglang nag-close lahat eh. Yung mga paborito nating puntahan, paborito nating gawin, di ba? Nagkaroon ng recession, nag-close yung mga ibang mga trabaho, nagbawas, or nawala yung dati mong mga places where you go. Dahil nga, parang kahit may pera ka naman, no, sa may mga tuloy-tuloy yung trabaho, wala ka namang mapuntahan dahil nga yung mga restaurants nagsara. So nag-iba yung buhay. And then, but then, ito yung time na mas lalong na-realize ng mga tao, and we personally can attest to that, di ba, sa social media, talagang sinabi ng mga tao na, wow, meron palang time na pwede palang mangyari to. At yun nga po rin yung time na naging malapit ang tao sa Panginoon. Dahil maraming nanalangin, dahil hindi natin alam if this is the start of something na pinaparanas ng Panginoon for us to know na talagang sa Diyos lamang po tayo dapat magtiwala. So, pag masaya ang tao, nare-relax po ang spiritual life. May tendency po na ganun. So, we tend to feel privileged and we fight battles with our own weapons na lang. Pero kapag nako-corner siya, yun yung time na marirealize mo talagang talagang sa Panginoon lamang tayo dapat pumunta. So, in Hebrews 10, sa binasa po natin, let us draw near to God. When there are temptations, when there are troubles around us, let us draw near to God. Ilapit natin ang ating masarili sa Diyos para hindi makalapit ang temptation. Hindi po siya makaisa sa atin, hindi siya makapasok sa atin, hindi siya makascore sa atin. Check our hearts if what we profess is still that hope in God alone. Let us draw near to God with a sincere heart, yung talagang puso. Dahil yun po yung gustong i-check sa atin ng Panginoon, inaayos ng Diyos sa atin, yung atin pong puso. Doon nakatingin ang Diyos sa atin po, hindi po sa outward appearance, kundi in our hearts. Okay? Because, you know, God is faithful. Nakalagay dito, no? May proseso lang po na pwedeng pinapadaanan sa atin ng Panginoon. Ang target ng Diyos sa atin is our behavior.
Alam ng Diyos yung ating kakayanan, but God wants us to see in ourselves, ano yung behavior natin, ano yung ating character as a child of God. Puso, yan po ang inaayos sa atin ng Diyos. Ang tanong, na-surrender mo na ba yung puso mo sa Diyos? Yung will mo sa Panginoon? That's the question na dapat pong tanungin natin yung ating sarili. Kasi kahit na minsan, nandito ka lagi sa church, it becomes a routine for you. No? Tingnan natin, do we go here because our friends are here? Because our families go here? No, dapat po yung ating puso, talagang inilalapit natin sa Panginoon dahil kanya-kanya po itong journey sa ating pong pananampalataya. Okay? So, ang susunod po dyan, pag maayos na yung puso, naayos ng Diyos, maaayos din po yung labas. No? Susunod po dyan yung relationships toward others. That's why, sabi po sa binasa po natin, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. So yun yung ginagawa natin, lumalabas na po yung magagandang mga deeds po natin, mga ginagawa natin because it will be triggered by our heart. So wala po room ang false security in idols dahil po sa atin pong paglapit sa Panginoon. Second thing is persevere and live by faith. Let's go to the lower part of that chapter, the same chapter in Hebrews 10, verses 35 to 39. So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done what the will of God, you will receive what He has promised. For in just a little while, He who is coming will come and will not delay. But my righteous one will live by faith. Ito na naman po, no? My righteous one will live by faith. And if he shrinks back, I will not be pleased with him. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who believe and are saved. False hopes, false idols gives false hopes. But if we persevere, it will not be easy at the start or in the middle, no? Nasubukan niyo na ba 'yon, yung nagtsatsaga, may pagtsatsaga ba na umpisa lang? 'Di ba? Ano 'yan, yung pag sinabing pagtsatsaga, talagang ano 'yan, may proseso. So hindi lang sa umpisa, sa gitna, nandun yung ano eh, nandun yung mga waiting time, nandun yung processing of our hearts, but we have to continue, no? Sa middle it might get harder. No? Kapag meron kang kapamilya na nasa hospital, na parang ang pinagdadaanan nyo, hindi mo alam kung kailan pa matatapos yung ano, yung proseso. But kapatid, just go on, just continue with your faith. Kung pinapanalangin mo yung pagbabago ng yung anak or asawa, mag-continue ka lang, no? Dahil ang Panginoon, sasamahan niya po tayo. Sasamahan tayo ng Panginoon hanggang sa end ng process. We have to trust in the Lord and not the things outside God, the things outside the will of the Lord. In the end, you will be rewarded for what you have persevered. Kung ikaw ay nagtiyaga, kung ang gusto mo eh talagang isang buhay na maayos, isang pamilya na may pananampalataya sa Panginoon, kailangan po tiyagain po yan. Huwag tayong bibigay, huwag tayong mag-give up. Huwag kang mag-give up. Sabihin mo sa katabi mo dyan or sa sarili mo, huwag tayong mag-give up. Never give up, okay? So, kailangan po, minsan ano yan, ingredient yun, yung nahihirapan ka. Yung parang talagang angkapit mo sa Diyos lamang. Kasama po yun sa ating buhay bilang mga Christians. The righteous shall live by faith. Pag gusto mong yumaman, dahil of course every one of us wants to live nga a life that is satisfied, a life that is in abundance, it is a plan of God. Pero hindi kapatid answer yung loto. Okay, may nagluloto pa ba ngayon? No? Siguro marami pa, may mga pila-pila pa ba? No? But it is not the answer, no? God
We'll process it para tama po. Para yung fruit masarap, hindi mapait. Okay, so kung estudyante ka, matutong mag-aral mabuti, hindi sagot yung katabi mo. Okay, hindi yon. Kailangan, haba kung online ka pa rin, because there are hybrid na classes na, no? Hindi yung exams na nag-ano ka, nandadaya, ba? Diba? Or walang tiyaga sa pag-aaral, kasi kasama yun sa proseso eh, ba? Diba? Kailangan balanse yung buhay natin. Kung estudyante ka, yun yung time para mag-aral. Hindi yun yung time na magbulakbol or magawa ng ibang things na hindi pinapagawa sa'yo. Okay? So, where is your confidence? Yan ang tanong. No? Kasi sabi po dito, do not throw away your confidence. Sabi dito, yung confidence natin sa Panginoon, yun yung hindi natin itatapon. Okay? So, ang confidence mo ba ay sa ano? Sa iyong abilidad? No? Sa iyong ganda? Sa iyong connections? Sa iyong magandang telepono, 'di ba? Paano pag nawala yan, nanakaw yan, 'di ba? Kailangan ano tayo, yung blessing ng Lord. Kailangan yung hawak natin diyan, hindi yung talagang buhay mo na yung hinahawak mo diyan. Kailangan alam natin kung paano natin yung i-let go when God tells us to let it go, because sometimes, you know, God will challenge you to bless other people. God will challenge you, yung tipong, kasi pagka nile-level up tayo ng Panginoon, nagpapadala talaga siya ng pagsubok sa atin. So that we would know kung nasa na ba tayo. Pag nakukomportable ka na, asahan mo yan kapatid, no? Na merong dadating na pagsubok kung saan papalakasin ka ng Panginoon. Or kung wala pa, you can actually challenge yourself para mas lalo kang umangat sa pananampalataya. Katulad ng pagbabasa ng Biblia, kung dati nagbabasa ka lang ng 15 minutes, make it 30 minutes, make it 1 hour, no? So that sa pagtsatsaga mong yan, marami kang matututunan, mas lalo tayong mapapalapit sa Diyos. Okay? So sa mga magulang na nagpapaaral sa mga anak, no? It's a good thing. I'm a believer of good education, pero ang confidence po natin ay sa Panginoon po. Hindi yung ano, hindi talaga yung sa mga ano, ay papaaralin ko yung anak ko sa ganitong eskwelahan or sa ibang bansa dahil pag ganito dito siya nag-aral, maganda yung magiging future niya. Of course, tama po 'yon, pero still our confidence is in the Lord. Samahan po natin ng pananalangin at turuan natin yung mga bata na ang tingin po nila ay sa Panginoon, kasi there is a tendency for them to also put their hopes and their trust dun po sa position eh. No, baka ang kine-create na natin sa mga bata is ano, hindi na humility kundi pride. Pride on what they know, pride on what they have. Okay? So, where is your confidence? Sa galing mo ba magsalita? Sa knowledge mo? Sa boyfriend mo na may term nga daw po ngayon, yung AFAM, no? Pero hindi ko na po yan i-discuss. Ngayon, i-check nyo na lang po yan. Kailan ko lang nalaman kung ano yung AFAM. Pero hindi po yon ang ating confidence. It is a spiritual battle. We don't fight with earthly weapons, ang sabi po sa Bible. We pray and we put our confidence in the Lord. Kahit anong situation mo pa, confidence is our security in the Lord. Kung meron kang problema sa iyong mga anak, sa iyong mga anak, ang problema mo naman, yung mga magulang mo, o yung dapat, hindi ako dito pinanganak sa ganitong pamilya, ako lang nagsisikap eh, no? Baka ganun yung thinking natin, no? But then we have to persevere na ang atin pong buong pamilya ay magkaroon po ng time for the Lord. Let us focus on really mag-persevere po in our spiritual life. So, tiyaga lang, live by faith, kaya natin yan, no? Count your blessings. Nasaan na? Nasaan na yung takbuhin mo bilang Kristiyano? Nasaan na? You can assess it. You can assess your prayer life. You can assess yung buhay na may pananampalataya. Baka kasi nare-relax na tayo, ginigising po tayo ng Panginoon sa atin pong buhay Kristiyano. Kasi minsan, when you serve the Lord, dati by faith yung pagsaserve mo, nasanay ka na, naging routine.
Don't forget to pray, to always pray pa din sa atin pong ginagawa, sa ating ministries. Kailangan po may kasamang pananampalataya. Kasi minsan, maaring nandun yung, ano, yung ating puso, pero ano na lang pala, it becomes a duty. It becomes an obedience to a person, let's say to our pastor. Hindi na po na obedience dun sa Panginoon, dun po sa totoong master po natin. Okay? So, pine-prepare po tayong lahat ng Panginoon. Everything is always a preparation. No, i-check mo yung life mo, di ba? Nung dati, hindi ka ganyan katindi sa pananampalataya. But then, God has prepared you so that you have come to that certain level of your faith. Pero kapatid, meron pang pupunta, meron pang mas mataas na level. I tell you, kahit mga pastor, maaari pang tumaas yung pananampalataya. Sky's the limit po sa Panginoon. There is a wider na opportunity pa na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. So, sabi po, sa binasa po natin kanina, that God will not delay. Ito, my righteous one will live by faith. I will not, and if he shrinks back, I will not be pleased with him. Bakit po? He who is coming will come and will not delay. No, hindi po siya mahuhuli. Dadating po yung time kung saan yung pangako ng Panginoon ay nandyan na sa iyong harapan. Okay? But we are not of those who shrink back, sabi po ni Pablo. Ni Apostle Paul, hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naliligtas. Huwag po tayong tumalikod sa Lord. Nakakatakot po yun. Yung umalis po tayo sa Panginoon at yun pong mga idols na na-mention ko kanina ang i-pursue po natin. Let us pursue the Lord. Okay? So third and the last, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Okay? Punta naman tayo sa chapter 13 of the same book, Hebrews 13 verses 5 and 6. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? Alam niyo po, money is the only thing sa teaching ng ating Panginoong Jesus na kinumpare niya in serving. In Matthew chapter 6, verse 24, sabi po dito, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. We cannot serve both God and money. So, pag nanili ka, obviously, sino mong pipiliin natin? Siyempre, ang Diyos. Diba? So, the love of money is the root of all evil. Money is a false security. But the giver of money is the Lord. So, hindi siya masama. Ang masama po, pag minahal na natin yan, na nireplace na natin ang Panginoon. Kasi po, ang money po, kailangan po natin yung pambili ng bagay, ng pagkain, pambayad ng bills, even the church, di ba? Kaya nga po, we give our tithes, we give our offering, we help. There's a lot of things na magagawa po ng pera, pati po sa ating mga mission, sa ating pong mga proyekto. So dun po, notch a challenge po tayo kung paano natin i-handle yun pong pera. Okay, sometimes you are tempted, naku, paano yan, yung tithes? Tapos dumating yung meral ko, paano yan? Diba? So anong unahin natin? Siyempre, yung tithes po natin, diba? God will teach us how to budget, how to handle the blessings na binibigay po sa atin ng Panginoon. Okay? Huwag ano, add to cart, diba? Sa Shopee or ano, diba? So, let's learn to really
put God first in everything. Be content because God will bless us. He will not leave us. God is incomparable with any riches in this life. Confidence in God, our helper in times of need. Alam niyo po, kami po ang dami na naming naranasan, no, personally, na ano eh, yung mga challenge na ganyan, patungkol po sa pera. Pero unahin pa rin po natin ang Panginoon. Minsan hindi mo alam kung saan nang galing yung blessing ni Lord. Pagdating na kailangan mo, God will really provide. So, wag po nating itikom yung ating mga kamay sa atin pong pagbibigay para sa gawain po ng Panginoon at sa mga nangangailangan. He is our everything. He is our defender, our provider, our healer, our shield, our deliverer. He works miracles in the most unexpected situation. So, He can use us mightily to proclaim His word. He gives us peace. More than any material things, alam niyo po, maraming tao, napakarami nilang material things, pero wala po yung binigay sa atin ng Panginoon, which is the peace of God that is upon us. So, He rewards, but we should not put our eyes on those rewards or on those idols, okay? So, let us just go back to God and make Him first in everything. He is waiting for us. So again, ano po yung 3 points po natin? First, let us draw near to God. Second, persevere and live by faith. And third, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa tinuro mo sa amin, Panginoon. It is just a reminder, O Lord God, for us. Dahil, Panginoon, napakabuti mo. Gusto mo, Panginoon, na kami patuloy na i-keep para sa'yo, Panginoon, O God. We are your children. And, Lord, you want us to grow as children of God. At tunay, Panginoon, na itong mga bagay na to, kung aming pong isa sa puso, kami makakapagpatuloy at patuloy na magagamit mo, Panginoon, sa iyong kaharian. Lord, maraming pong salamat. Salamat, Panginoon, O Lord, sa pagtuturo mo sa amin. We praise you, we honor you, we give you thanks, O God, in Jesus' name. Amen. Kapatid, tayo'y dadako ngayon sa ating pananalangin. No? Salamat sa pagpapatuloy ng bawat isa. Salamat dahil meron tayong avenue kung saan yung ating yung kalooban ng Diyos na ang mga anak niya ay manalangin ay magagawa natin. So, let us be in the state of prayer as we continue to have this service for God. Let us pray first for ourselves. So let us confess whatever weaknesses we have in sa ating mga sarili, and let us just decide na ang Panginoon ang gawin nating security. And then, tuloy-tuloy po, mananalangin tayo, i-flash po natin dyan yung mga bagay na ipapanalangin natin. Next, we can pray for our families and those who need the Lord to be strong and follow God. We'll also pray for our church, RCMI, to be instruments and the calling of God to reach out to many people for the Lord. And the fourth is pray for pastors and leaders to have the wisdom of God for projects in Cubao and different satellites and outreaches. So, manalangin po muna tayo 1 to 4 items. And then, next na po natin yung 5 to 8. So, let's just pray. Panginoon, marami pong salamat sa iyo. You know us, O God. Lord, you can see our hearts, O God. You can see our weaknesses, our struggles, O God. And you are so good, Lord. Ikaw po ang mangusap sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, O Diyos, na in our decision to make you our security, more than anything, more than anyone, O God, we just want to put our faith in you, Lord. Samahan mo kami, palakasin mo kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan, O Diyos. At tulungan mo kami to stand up, O God, Lord, because, Lord, in your promise, you will provide a way out when we are tempted, Panginoon, to put our security in those false idols, O God. You are the truth in our lives, O Lord, and the truth will set us free, Lord. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon.
Lord. At patuloy kaming nananalangin, Panginoon, para sa aming mga pamilya, sa aming mga kakilala, Panginoon, na nangangailangan sa iyo, Panginoon, O Diyos. Maaring, Lord, ang aming mga members ng family, Lord, who are continually seeking other things, Lord, for their security. We pray for them that they may be strong. We pray for them, O God, na Panginoon, sa oras ng kanilang mga pangailangan, ikaw po yung hanapin nila. Ikaw po, Panginoon, no Lord, ang maging kalakasan po nila, Panginoon. Lord, pagbuklurin mo ang aming mga pamilya, patatagin mo, Panginoon, O God. Pagtibayin mo, Panginoon, O Lord, magkaroon kami ng time to pray, time, Lord God, to seek you, time, Lord, to have the knowledge, O Lord God, ng iyong mga salita, at patuloy kaming makafollow, Panginoon, sa iyong kalooban. Not our will, Lord, but your will be done for our families, O God, mula sa pinaka eldest, Panginoon, sa pamilya, hanggang sa pinaka bunso, Panginoon, sa pamilya, Lord God. Tulungan mo, O Diyos, na maging strong sa iyo, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, Lord God, na sa aming paghayo sa iba-ibang lugar, sa schools, sa offices, sa mga trabaho, Panginoon, Lord God, we will be strong and we will represent, Lord God, ang aming pananampalataya saan man po kami dalhin, Panginoon. Lord, ganun din po pinapanalangin namin ang aming church, RCMI, O Lord God. Lord, make RCMI, Lord God, your instrument, Father God. Lord, your calling, Panginoon, Lord God, to reach out for many people, Panginoon, O Diyos. Lord, tunay, O God, na ginagamit mong patuloy ang Radiance of Christ Ministries, O God. Ito, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon, Lord, to reach out to as many people, Lord God, na makikilala po namin, O God. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang church. Pagpalain mo, Panginoon, O Lord God, na maraming mga miyembro, Panginoon, O Lord God, ang mag-decide, Panginoon, to serve you in a deeper way, O God, to serve you, Lord God, to for us to leave our comfort zones, O Lord God, and to be used, O Lord God, for your glory. Ganun din, Panginoon, pinapanalangin namin, Panginoon, ang aming mga pastors, O God. Lord, sa pangunguna, Panginoon, ni Pastor Reggie and Pastora Cecil, we pray for them, O Lord, and all the associate pastors, O Lord God. Lord, ng maging Panginoon ng aming mga satellites and outreaches, we pray for them. Let the wisdom of God be with them. Lord, I pray, God, yung kalooban, ang siyang maghari, ang siyang manguna, Panginoon, O Lord God. At tunay, Panginoon, Lord God, have it your way, O Lord God, for our satellites and outreaches, O Lord. We pray for wisdom, Lord God, for the different projects, Panginoon, pangunahan mo, at bigyan mo ng kagalakan sa pagsuserve sa iyo, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, Lord God, ng unity. Lord, we pray, Lord, for cooperation. We pray for harmonious relationships among the leaders and the members, Lord God, of our church, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyo, Diyos. Patuloy tayong manalangin. For the fifth item, let's pray for those who are sick, who needs healing, for those who have heavy burdens, to have the strength of the Lord so that they can overcome their present situation. For the members of RCMI, patuloy na maging buklurin ng Panginoon so that marami pa po tayong magawa, marami pa tayong ma-reach out. And then, for number six, let's pray for the different ministries to have effective workers in the field. You may serve God for His glory and for the expansion of His kingdom. Seven is for the upcoming missions and encounter retreat, that they may serve as instruments for evangelism. And lastly, for our country, for economic recovery and spiritual revival. Lord, we praise you and we thank you. You are our healer, O God. Panginoon, maraming salamat sa iyo dahil hindi ka, Panginoon, nagkukulang, at tunay ng kamay mo, Panginoon, maaring umabot sa aming mga kapatiran, sa aming mga kakilala, sa aming mga kamag-anakan, Panginoon, na maaring may mga challenges in terms of their health, O God. We pray for healing. We pray, Lord God, na abutin mo, Panginoon, na Diyos, and even provide, O Lord God, for the Lord, mga pambayad, Panginoon, sa hospitals, mga pambili ng gamot, Panginoon, mga pagpapa-check up, Panginoon. Lord, we pray for them, reach out for them, O God. Even for those, Lord, who are experiencing different burdens, Lord, in their personal situations, O God. We pray, Lord, na ma-overcome nila ito
by the power of the strength that comes from you, Father God. Dalangin ko po, Panginoon, O Lord, na matibay na pananampalataya at kagalakan, Panginoon, O Lord, na ang kanila pong mga sarili ay patuloy na ilapit sa iyo. Ang mga salita mo, ang bibigkasin, Panginoon, hindi, Panginoon, Lord God, ang mga kahirapan ng buhay, kundi, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang mga pangako mo, ang miracles na kaya mong gawin noon, ngayon, Panginoon, at sa mga darating pang mga haharapin po namin, O God. We pray, Lord God, for the members of RCMI na maaaring nanghihina ngayon, O God. Palakasin mo sila, i-revive mo sila, Panginoon, O Diyos. Dalangin ko, abutin mo sila, Panginoon. Hindi, Panginoon, Lord, maging daan ng pagsubok para sila ay lumayo, kundi ito'y maging pagkakataon para mas lalo silang lumapit, Panginoon, sa iyo. Hindi nila i-question, Panginoon, O Lord God, ang kanila nga po, Panginoong, mga pinagdadaanan, kundi, Panginoon, ito ay maging way for them, Father God, upang, Panginoon, mas lalo pa nilang makita na ikaw ay totoo at ikaw ay gumagawa ng miracle, Panginoon, sa kanilang buhay. Lord, ganun din, Panginoon, ng different ministries of RCMI as we, Lord God, slowly open up, O Lord God, the church, O Lord God, we pray na magkaroon pa rin kami ng active and effective workers, O God. We pray, Lord, that patuloy na tawagin mo sa paglilingkod ang mga anak mo, Panginoon. Lord, maraming pang magagawa, Panginoon, yung mga dating active, O God, we pray for them, Lord, and we thank you dahil, Lord, gagamitin pa mas marami pa kami, Panginoon, Lord, in the field, O God. Lord, we thank you because you can serve us for your glory, for your honor, for the expansion of your kingdom. Lord God, saang lugar mo man kami nilagay, Panginoon, O Diyos. Marami pong salamat dahil patuloy, Lord, ang iyong gawain. Hindi ito mawawala, hindi ito hihinto. Dahil, Panginoon, Lord God, maraming ka pang ipoprovide, Panginoon, para sa amin. At nag-uumapaw, Panginoon, Lord, ang pagpapala mo para mas marami pa kaming maabot, Lord. We pray for the upcoming missions, O Lord God. We pray, Lord, for the medical mission, for the encounter retreat to come, O Lord. We pray na ihanda mo, Panginoon, yung mga pastor namin, yung mga gagamitin mo, Panginoon, yung mga workers mo, ihanda mo, God. Let there be excitement, Lord, sa patuloy na paglilingkod sa iyo. At Lord, maranasan nila ang miracle mo. Lord, God, not but by their own strength, O Lord, but Lord, by your power and your might, O God. We may serve you, Lord God, and this may serve, Lord God, as evangelism work, O Lord God, kung saan, Panginoon, makikita nila na ang church na ito, Panginoon, ay tumutulong, Panginoon, ang church na ito, Panginoon, ay ginagamit mo in a mighty way, O God. Lord, maraming salamat po sa iyo, sa kabutihan mo. May our church, O God, Lord, bring great impact, O Lord, saan man, Panginoon, Lord God, sa amang lugar, Panginoon, mga satellites and aming outreaches, O God. May they serve as a strong impact, Lord God, even for our municipalities or different cities, O God, even for our country, O Lord God. We pray for our dear Philippines, O God. We pray for our president, O Lord God. We pray, O Lord God, sa mga nilagay mo, Panginoon, sa gobyerno, Panginoon. Tunay, O Diyos, na gamitin mo, Panginoon, O Lord, ang sitwasyon na ito, kahit na nga po, Panginoon, Lord, nagtataasan yung mga bilihin, O God, our economy is not in the economy of the Philippines, but our economy is in your hands, O God. We know, Lord, that you can bless, Lord God, ang aming mga trabaho, ibe-bless mo the work of our hands, O God. At tunay, Panginoon, meron pong revival, Panginoon, dahil, Lord, makikita nila kung paano ang iyong mga anak ay patuloy na pinagpapala even in these times, O Lord God, na meron pong sitwasyon ng aming bansa. Panginoon, marami pong salamat sa iyo. We thank you, Lord God. Words are not enough, O Lord God, for us, Lord God, to glorify you and thank you, Lord God. You are more than enough, O God. We thank you, Lord, sa araw na ito. Pagpalain mo, Panginoon, maging mga services pa namin, O Lord God. Thank you and we give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat, kapatid, sa iyong time and I pray na maging excited ka pa sa maraming doors na i-open opportunities ng Panginoon. Thank you and God bless you.